Napapansin nyo, cute size lahat yung ating mga guwapo. Hindi sila ganun kalakihan. Pero ang guwapo po, mga kababayan, ay easy to care lang to. Parang ordinary na bayabas lang. Ay, magandang araw muli sa lahat ng ating mga kababayan. For today, mga kababayan, nandito tayo muli sa mini farm. At ngayong araw na to, mga kababayan, samahan nyo kami mag-harvest ng mga guwapo. Yung guwapo po, yun po yung mga malalaking bayabas or yung tinatawag ng Bangkok bayabas. Kaya for today mga kababayan, samahan nyo kami mag-harvest, magmukbang tayo. And then while harvesting mga kababayan ay magbibigay kami ng some tips kung paano alagaan tong halaman na to. Kaya tutok lang po kayo, kaya tara na. So yun po, hindi na tayo lalayo kasi yung ating mga puno ng mga guwapo dito ay ayan lang sila. Ayan siya, ito yung pangalawang guwapo, ayan yung isa. And then kung napapansin nyo, yun yung bahay ni Muy Muy dati. Kaso marami na sasabunod pag maraming dumadaan dito sa way po na to. And then yung dito banda, dito tayo mag-harvest. And then around dito, kasi medyo nahinog na po yun dyan. Yan po ay nasave namin kasi pinalagyan ko po ng plastic kibay para hindi kainin ng mga fruit flies. Kasi kung wala silang plastic, ay madalas sinisira ng mga fruit flies. Pag tinusok yan ng fruit flies, ay for sure 1 week lang, ay may mga maliliit ng uod sa loob. And then pag inopen natin, parang ang ganda ng texture niya sa labas. Pero pag inopen, ay sira na. Pero for sure to, hindi. Kasi naka-plastic po sila. So, huwag na po tayo magpaligoy-ligoy. Mag-harvest na tayo para makakain na tayo ng guwapo. Feeling ko hindi ko nata kailangan ng hagdan o kailangan pa. Ayan. Sana mapuno natin itong basket na to. Ayan, medyo luma na yung ating basket. So, naka-harvest na tayo ng paunang guwapo. Ayan, i-open po natin siya para makita niya. Medyo maliit yung aming mga guwapo ngayon. Dati malalaki talaga itong mga guwapo na to. As in malalaki sila. Kasi dati nalalagyan namin sila ng fertilizer. Ngayon wala silang as in fertilizer na nalagay. And then sobrang dami niyang bunga. And then kailangan din bawasan yung mga dahon-dahon ng mga to. Tsaka yung mga unwanted na sanga para lumaki yung bunga. Pero yung ganito at least diba, kahit wala tayong alaga sa kanila, eh meron silang bunga. Diba? So blessings na yun. Pansin nyo, cute size lahat yung ating mga guwapo. Hindi sila ganun kalakihan. Pero ang guwapo po, mga kababayan, ay easy to care lang to. Parang ordinary na bayabas lang din siya. Ayan, di ba? Manyaman. Di ba? Yan ang ating guwapo. Actually, sa isa lang, solve na tayo eh. Or dalawa. Lalo na pag ito, nakuha natin yung malaking bunga niya. And sa guwapo po pala, yung in-apply namin fertilizer dyan ay cow dung or triple 14. Ayan, banayad lang. Kahit once a month lang, actually hindi siya masailan talaga. Parang mga native na bayabas lang siya. And then kung nakapasyal na kayo sa mga ibang farm, ginagawa niya ng intercropping sa mga ibang mga halaman like sa La Union. Kung nakapasyal na kayo dun sa mga grapes farm nila, sa mga gina ng mga vine nila, ay merong ganyang guwapo. Kaso yun dun, kung nakikita nyo, parang bonsai sila. Actually bonsai din yan, mga 2 years or 1 year and a half, ay nagpa-flowers na po yan, nagbubunga na or yan, exactly 2 years, mga ganun. Tapos kaya bonsai sila mga kababayan, tinitrim nila yung mga ano, usbong nila para hindi siya lumaki. Parang binibilog lang nila. Ito kasi kung napapansin nyo, ayan, medyo malaki siya. And then kung nakikita nyo siya, parang naka-umbrella yung ating puno ng bayabas. Ang ginawa namin talaga dyan ay for shading na lang sa ating mga halaman. Kaya kung napapansin nyo, di ba, merong mga halaman, yung ating mga cobra fern, aglomena, ayan, parang ginawa na namin siyang partial shade sa mga indoor plant natin katulad dito. Ayan yung ating mga peace lily, di ba? Saka mga bromeliads. So kaya tumangkad sila ng ganyan. Yung tinitrim natin sila or tinatanggalan ng usbong pag tapos na silang magbunga. Kasi yan pag nag-usbong sila ng bago, may kasama ng flower shell and then bunga. Tapos easy to care lang siya kasi abot kamay nyo kasi kung mababa lang siya. Tapos
Yung iba, nag-spray sila ng mga bloom booster or foliar fertilizer para sa kanilang mga guwapo. Ayan, kaya yung ginamit namin yung plastic na sandbag. Wala dito sa amin yung ano, yung plastic na pang-fruits talaga. Mahirap po kasi walang gaano nagpo-farming dito. Yung farming po kasi dito or mga fruit trees. Dito yung mga tanim ng mga tao dito na ating mga kababayan na mga farmer ay palay, mais, ganyan. Pero yung mga guwapol-guwapol, madalang lang ako nakakita. Hindi ko lang kung saan sila nakakabili ng mga pang-fruits talaga. Yung ginagamit namin dito, yung plastic na sandbag. Ayan, yung parang pang-plastic ng mga prutas sa mga bayan pag bumili ka. Or gulay-gulay or mga plastic ng damit. Ayan, kung napapansin yung ating guwapol, wala siyang gaano dahon, ay pinesti po yan ng higad, pero napatay na po namin yung mga higad. And then sa guwapol, hindi lang sa ubas yung nagtitining na nagbabawas ng bunga, pati po sa mga puno ng mga guwapol na mga bayabas na ganyan, ay nagbabawas din ng bunga para lumaki yung mga bunga nila. Ayan yung ating mga na-harvest na guwapol. Pag kumakain po kayo ng guwapol, mga kababayan, gumagamit pa po ba kayo ng sausawan? Yung iba po sinasausawan nila ng suka. Pero ako, ano lang, yung kain lang na natural, di ba? Ang sarap. And then dito sa mga na-harvest natin guwapol, ang dami na. So bibigyan natin si Muy Muy. And then about po sa propagation, mga kababayan, napakadali lang, ay through seeds lang, ay pwede tayong makapag-propagate nito. And then, madalas po dito yung mga nahuhulog na bunga na nasisira na hindi na pa-plastic, kung nahuhulog sila, ay napakaraming tumutubong buto. Kaya si Bay, yung kasama ko po sa garden, ayan, namumulo siya ng mga nagsitubo-tubo. Kasi marami sa ating mga kababayan, pag nagagawin sila dito, pag napatingin sila sa taas, nabibigla sila sa laki ng bunga ng ating mga bayabas. And then, bumibili sila ng seedlings. So yun, nakakapagbenta naman po kami sa ating mga kababayan na nagagawin dito sa mini farm. Pero madalas, yung iba, ay binibigyan namin sila nung hinog na, kahit medyo may damage sila dun sa kinain ng mga uod, ay yung buto naman daw yung hanap nila para mapropagate din nila sa nila kanya-kanya mga garden or mga farm. Ayun po, dito sa kabilang garden na lang po tayo kakain ng ano, bayabas kasi nandito rin si Muy, so bibigyan natin siya. Ayun po, kakain na tayo ng guwapol, ayan. And then medyo maano na yung panahon, wala na si Aring Araw kaya hindi na masakit sa balat. Late na ano natin ah. Ang tibay po ng ano ng guwapol, ayan. Kung napapansin nyo, napakaganda po ng kanyang laman, mga kababayan, kasi nabalot natin yan ng plastic. Kung hindi natin nabalot ng plastic yan, ay for sure, ay sira na sa loob and then ang dami ng uob. Nahulog. Yan, kung naririnig niyo po yung ating mga alagang monkey, naghihingi na sila kasi gutom na sila. Yan, natitinig niyo sila. Muy! Muy ah. Si Muy Muy. Muy. Dalawa sa'yo. Para hindi ka magselos. Talagang dinig na dinig yung buto sa pagkain ni Muy Muy. Onay! Onay! Sarap kain ni Onay. Sarap. Actually, sa isa lang nagwapol talaga, eh mabubusog ka talaga. Ngayon si Bay, araw-araw niya itang merienda niyan. Tsaka sila nila Muy Muy pa. Pero madalas po, pagkain ni Muy Muy ito, yung guwapol tsaka mga thousand finger banana. Kaya kung napapansin niyo sa ating likod, ayan, di ba? May thousand finger banana, ayan o. Oh.
Malapit na po mahinog yan. Mamaya, pag hindi pa po madilim, igala tayo. Di ba? Ayan po mga kababayan, about sa pagka-harvest ng guwapol, kung from dun sa flowers niya, and then hanggang sa pahinog siya, parang katulad din siya ng mga ibang mga fruit trees, like ng mga mangga or ubas, ay 3 months po, 90 days bago sila ma-harvest, di ba? And then makikita naman natin sila sa ano niya, mag-iiba yung kulay niya, di ba? So ang sarap po. Kaya tanim na rin po kayo sa inyong area. So tapusin ang vlog na ito mga kababayan. Nice ko pong shoutout si Ma'am Annalisa Vlog. Hello po sa inyo. And then kay Sir Arnel Sebastian. Hello po sir. And then kay Sir Makimus. Hello po. And then kay Ma'am Esme Aceron. Hello po sa inyo. And then kay Sir Danny Agfalo na always watching sa atin. Katulad ni Ma'am Winda Basilio, Ma'am Carmen Santos. And then hello din kay Myrel, and then mag-iingat ka lagi dyan. And then sa lahat ng ating mga kababayan na patuloy na nanonood, sumusuporta, maraming salamat po. At kung bago ka lang sa aming channel, I don't forget to subscribe and click the notification bell para sa susunod na mag-upload kami ay makasama namin kayong muli. Muli, maraming salamat sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat.